Ay, mga kaibigan, magandang umaga po sa ating lahat na just to be update lang guys. Kasi alam ko maraming nagtatanong tungkol doon sa ano talaga yung naging resulta o ano man yung dahilan bakit talagang na-shutdown si Cordapia noon. Itong nakaraan natin mga video vlog. Pero bago ako magpatuloy mga kaibigan ay nagpapasalamat talaga ako sa inyong lahat kasi sa patuloy niyong pagsuporta sa mga video ko kahit na ganito lang yung video ko, ang hawak ko lang is camera at nagsasalita lang ako, pinapakita ko lang yung mga senaryo ay nararamdaman ko at nakikita ko sa aking mga video na talagang may nanonood. Kaya maraming salamat po mga kaibigan. Siguro kung dumating yung pagkakataon na wala na kayo or hindi niyo na ako panoorin, baka hindi na rin siguro ko gumawa ng video. Pero as long na nandiyan kayo, nakikita ko, nararamdaman ko na pinapanood nyo yung mga vlog ko. Kaya naman po, nai-encourage at nai-inspire din ako na gumawa ng mga video ko para po may mapanood po tayong lahat. Wow! Alam ko naman na hindi perfecto yung aking mga video. Pero at least, ganun pa man, ang tanging masasabi ko lang is yung mga ginagawa ko, at least kahit papaano naman siguro meron kayong napupulot na maliit na mga idea na maaari nyong isama, no, sa inyong kaalaman na upang sa ganon lalo kayong magkaroon ng mas malawak na nakaalaman. So mga iba, syempre siguro lalo na yung mga natutuwa, entertainment na lamang po siguro sa kanila. Ayan mga kaibigan, no? Anyway, yung nakalipas nating mga video raw, napaka intense talaga kasi sunod-sunod yung Aberia, kita niyo yung lumipat pa ako ulit sa truck ng Travers para patuloy din akong bumiyaya upang sa ganun kumita ako para sa ating pamilya. Kaya dun yung makakita, no, mga kaibigan, lahat ipinapakita ko, hindi ako nag-hide, talagang gusto ko talagang i-share sa inyo yung real deal ng truck driver dito sa Kanda at the same time yung owner operator din nga. Pero tulad nga ng karamihan na nagsasabi, base rin sa mga matatagal na mga owner operator na rin na nakakausap ko, kapag magandang kita ngayon, magtabi ka na upang sa ganon pag dumating yung pagkakataon na magkaroon tayo ng gastusin, di mayroon tayong mabubunot para mayroon tayong magamit sa financial para sa ating negosyo upang patuloy ang pagtakbo nito. Yeah! Siguro naman hindi lang din naman siguro sa tracking guys, no, na magkaroon ng ano ng ganito mga problema. Kahit siguro magtayo tayo ng restaurant, siguro dumating yung pagkakataon din na kailangan din natin ng magpa-renovate upang sa ganon patuloy tayong tumakbo sa ating negosyo. May mga pagkakataon din sigurong kailangan nating bumili ng bagong equipment para sa ating restaurant upang sa ganon dire-diretso lang yung flow ng business. At wala lang din nito sa tracking kasi guys, dalawa yung dapat na tinitignan mo, which is yung driver at saka yung unit. Tulad ng truck natin ito is kailangan dapat alagaan mo siya, tignan mo yung mga problema para patuloy din ang pagtakbo niya. At the same time, yung driver, syempre ako, kailangan is lagi akong healthy upang sa ganon patuloy akong mag-drive. Ganon yung sistema sa tracking. Yun. But anyway, pinick up namin si Cordapia, nung pinick up ko si Cordapia, pagpunta ako doon sa yard namin, nakipag-usap ako doon sa dispatch namin from Winnipeg to Calgary, instead na mag-flight ako ng airplane, nag-sacrifice na lang akong makisakay sa isang private contractor, parang style owner operator din ang dating niya, pero private siya, kumbaga on call anytime pwede siyang pumunta doon sa ibang company
hindi katulad namin na talagang naka-connected kami owner operator as in sa truffers. Pero yung private contractor na yon, medyo mas malaki yung bayad sa kanila kasi sa kanila lahat, kumbaga babayaran nila yung fuel nila, mga decals nila, yung mga permit nila, etc. yon. Di tulad dito sa truffers na pag bumili kami ng fuel sa fuel pump, yung presyo sa fuel pump, tapos binibigyan pa kami ng parang yung fuel price ng truffers, ini-email sa amin, titignan mo lang doon kung saan yung mababa kasi parang may discount pa kami sa truffers kapag ginagamit namin yung fuel card nila. Yun yung kagandaan din minsan sa mga company na ganun, no? Kasi sinasabihin ka kung saan yung mura. Wow! Ayan, so from Calgary or from Winnipeg to Calgary, umaga yon, umalis kami ng Winnipeg, papunta kami ng Calgary, gabi na, nung dumating kami, kagabi, o nung nakarang araw sa Calgary, kinaumagahan, doon pa lamang ako pumunta doon sa dealer. Natulog muna ako, doon ako pinatulog nung puti, kasi puting tao yun, mabait yung tao na yun. Sabi ko nga sa kanya, nung pagdating natin ng Calgary, atin mo na lamang siguro kahit saan malapit na hotel or lodging, kasi mag-hotel na lang ako, doon ako papalipas ng gabi ako. Kasi hindi ako makakapasok doon sa yard or facilities ng Volvo, that time kasi sarado na sila kasi gabi naman na nga. Eh sabi naman niya, total naman, ako lang mag-isa sa bahay ko, sabi niya. Ayun, kaya naman pinatuloy na lang niya ako doon sa bahay nila, sa bahay niya, kasi yung mga anak niya nasa Ontario that time. Ayan, at kinaumagahan, kasi yung truck din niya kasi meron siyang ipapaayos sa clutch, kaya dinala niya yung truck niya doon sa doon sa pagawaan din. Tapos ako ang nagdrive ng kanyang pickup, sumunod ako sa kanya pagdating namin doon sa pagawaan kung saan ipapagawa niya yung truck niya. Inatid na niya ako sa pickup niya doon sa mismong Volvo. Yan, simpleng-simple lang mga kaibigan yung naging problema kay Cordapia eh. Kaya na-breakdown siya eh. Ang naging problema sa kanya is pinalitan lang siya ng battery na apat. At inireset yung kanyang kumbaga in-update yung computer ng truck. Update lang ng computer ng truck ang kailangan sa kanya, at saka nagkaroon siya ng leak sa fuel line. Kaya pinalitan yung parang tubo yata na maliit sa ilalim, tapos papunta doon sa may filter ng fuel. Yun yung pinalitan. Gumastos lang ako bali ng doon guys, mga nasa 1,100. Kasi yung core charge ng battery, ito pa nga pala yung gusto kong sabihin sa inyo. Kapag magbenta kayo guys ng battery, o kaya bibili kayo ng battery ng sasakyan ninyo, meron siyang parang tinatawag na core charge. Yung bang meron kayong makukuhang refund, kasi yung battery kapag binili nyo katulad ng battery ng sasakyan ninyo, kahit saan nyo binili, Walmart or Canadian Tire, maaari nyo yung lumang battery ibibigay nyo sa kanila, meron parang recycle fee na ibabalik sa inyo. Kaya bali pumatak lang yung binayaran ko doon ng 1,100 something. Simple lang yung naging problema niya noon guys eh, yung fuel, kasi nga nagkaroon siya ng parang leak, at saka yung mga hoses niya nagkaroon ng moist, nagdevelop yon siya ng parang tubig sa fuel line, kaya hindi makapasok yung gasolina, kasi nga hindi naman lingid sa kalaman natin sa mga sumusubaybay si Cordapia nung nakabangga tayo ng moss, no. Lastly, ang nangyari, na-stuck siya ng almost
one month sa ano sa shop, sa body shop, siguro dahil hindi rin nila masyadong napainit, nagdevelop siya ng moist doon sa kanyang mga fuel line. At the same time, siyempre dahil sobrang lamig dito sa Canada, hindi tumakbo yung truck ng ano ng mahigit isang buwan. So yung kanyang mga battery na toast. Ayan, kaya nung nandun kami sa sitwasyon kung saan wala na talaga akong ano na magagawa, kailangan na talaga yung mag-decide ako na ipatow ko siya kasi ang lamig guys, hindi ako makakapag makakatagal doon mamamatay tayo sa lamig Kaya yun, yung mekaniko na nandun na tumulong sa akin doon sa ating raw vlog number to, yung hinutid pa ako ng hotel, na kumbaga sa nagawa niya ng paraan na mayangat namin sa taas kung saan yung safe. Kasi doon sa area kung saan ako ano, yung incline, yung pataas na yon, di kung pataas na yun, yung gasolina ng takti lalong pupunta sa ano sa baba kumbaga sa ano, kasi nga yung level ng lupa hindi siya pantay. Ayan. Kaya naman nung nakuha ko na si Cordapa ito, hindi na rin ako guys na nagpatumpik-tumpik pa na na kumuha ng video. Kumbaga itong video kung ito mga kaibigan, just to be update lang yung talagang nangyari sa kanya. Kung bakit siya na breakdown. At kailangan kong humataw na, kailangan ko ng bumiyahe kasi alam niyo naman, owner operator tayo, binabayaran natin ng truck, kailangan kong magkaroon talaga ng revenue para dito. Ayan guys, maraming salamat ulit no sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking mga video vlog. Sana po ay lagi po tayong healthy. Tulad ko ngayon, meron akong nararamdaman ngayon, nalamigan yata ako At saka mag-ingat kayo guys kasi yung panahon ngayon, alam nyo na. Ako nakaraan, nagkaroon na rin ako ng booster nung nakaraan. Nagpa-booster na rin ako tungkol dito sa sitwasyon natin. Kaya naman kung may pagkakataon, magpa-booster na rin po kayo. Ito na ngayon guys ang gamit natin, si Cordapa. Sa mga susunod na video natin, makikita nyo na si Cordapa ulit na mabibidyoan ko. Pero andito na ako sa loob niya. Pagigising ko lang kasi ngayon Kaya naman mga kaibigan, stay tuned kayo no. Maraming salamat ulit sa inyong walang sawang pagsuporta sa video vlog nila kay. Peace up guys. Bye. Lakay Pinoy Tracker.